Chismis Trends is your source of daily news and trivia about your favorite celebrity. Kagaya ng ginawa ng katambal na si Seth Fedelon, nagsagawa rin ng isang Instagram live ang kontrobersyal na kapamilya teen actress na si Andrea Brillantes upang linawin ang mga isyong kinasasangkutan. Finally ay inamin na rin ni Andrea na nagkaroon nga sila ng relasyon ni Seth, subalit naghiwalay na raw sila noong Oktubre taong 2021. We broke up last year. Early October yun. And it was a painful breakup but it was a mutual decision yung paghihiwalay namin. We both love each other truly and deeply. We've learned so much from each other, but in the end, we realized na we weren't growing as individuals na pagbabahagi ni Andrea. Lahat ng fake news at pag-aassume nyo sa nangyari sa relasyon namin, hindi po totoo yun. We ended in good terms. At yun naman ang importante. Napag-usapan din namin, we promised each other na magpapatuloy pa rin kami sa work namin. Because we love each other as friends. And we also like the company of each other as actors. At gusto namin matupad yung pinag-usapan namin 2 years ago tungkol sa mga pangarap namin. The reason why I did this live now is for people to move on na rin. I didn't do this to create another issue. I didn't do this to be called a victim. Or to be called problematic. I'm doing this for closure. I'm not asking you to believe in me, alam ko namang mas madali paniwalaan ang chismis kaysa katotohanan, say pa ni Andrea. Inamin din ni Andrea na totoong nagselos at nasaktan siya nang makita ang viral photo ni na Seth at Francine Diaz noong Enero taong 2021. Inamin din niya na silang dalawa ang pinariringgan niya sa TikTok na Loads You to Love Me ni Selena Gomez. I had no contact with them when I saw the picture. So I made a TikTok which made everything worse. I know that I should have asked first, I should have consulted my managers before posting it or sana nanahimik na lang talaga ako. Pero sana man lang, guys, once maisip nyo na tao lang din ako. And it was my first heartbreak and hindi ko talaga alam kung papaano siya iha-handle, emosyonal na pagbabahagi pa ng 19-anyos na aktres. Kaya kahit sinasabi ng ibang tao na wala akong karapatan kasi never naman naging kami, masakit. Kasi actually, naging kami. Naging kami for 2 years and 3 months. Kaya nga I used that song kasi that's the most accurate and most relevant lyrics to what I was feeling at that time. Wala rin naman akong sinisisi. I never meant to pull anyone down. Nagulat lang talaga ako and I was just really hurt kasi kaibigan ko pa yung kasama. But I had no bad intentions. Di ko lang naisip because I was acting based on my emotions, and pagkakamali ko yun. I tried to call so many times to have an explanation, but no one answered. Noong meron naman ng sumagot, it was too late for me to take it all back. It was too late for me to delete the video that I posted, pagbabahagi pa niya. Muling naungkat ang issue dahil sa naging viral na proposal ni UP Fighting Maroons basketball star Richie Rivero kay Andrea sa Mall of Asia Arena noong 9 Abril pagkatapos ng laro at manalo ang kanilang koponan laban sa Futa Maros. Makikita sa mga viral videos na kinuha ng 23-anyos na basketball heartthrob ang mikropono sa Mall of Asia Arena, at saksi ang mga naroon ay tinanong ni Richie ang 19-anyos na dalaga kung pwede bang maging sila. Can I ask Blythe, Andrea, to be my girlfriend? Tanong ni Richie habang naghihiyawan sa kilig ang mga taong saksi sa paligid. Sa magkabilang gilid naman ay may 2 taong may bitbit na itim na damit na may nakalagay na eyes at no. Pinili ni Andrea ang yes hanggang sa naging emosyonal na ito. Sa Twitter ni Richie, agad na ipinahayag ng basketball player ang kanyang kasiyahan, na 2 panalo nga naman siya ng gabing iyon. Got 2 wins today. Hashtag upfight taken, saad sa tweet ni Richie. Samantala, ibinahagi naman ni Andrea sa kanyang IG stories ang litrato niya na suot-suot ang damit na may yes habang may bouquet of flowers. Matatanda ang naging usap-usapan sa social.